Hello, ako si Ram at welcome sa panibagong video ng Matuklasan. At bago tayo magsimulang mag-solve ng mga problems involving circles, kailangan alam muna natin yung mga parts ng circle. Yung una yung tinatawag na circumference. Kung sa polygon merong tinatawag na perimeter or the sum of all the sides, ang katumpas nito sa circle ay yung tinatawag na circumference. So yung circle itself is the circumference. And ang line naman na dumadaan sa center ng circle at ang endpoints ay nagtatouch sa circle itself ay tinatawag na diameter. And the diameter cuts the circle into two equal parts. At ang line naman na dinodrawing natin mula sa gitna ng circle or sa center, papunta sa kahit anong point sa circle ay tinatawag na radius. So kung halimbawa gumawa ko ng line mula dito sa center ng circle papunta dito sa point na to, ang tawag natin dito ay radius din. At kadalasan itong mga radius ay equal ang measures. So kung ito ay 5 units, ito ay 5 units din. At pag gumamit naman tayo ng line that connects any two points on the circumference, then it's called a chord. So halimbawa, ito yung point sa circumference at ito yung isang point sa circumference. So pag pinagdugtong natin yan using a line segment, this is called a chord. At dahil dito, nabubuo yung dalawang segments. Itong part na to ay tinatawag na minor segment o yung liit na shaded area. At ito namang major segment ay itong mas malawak na area. Dahil din dito, nabubuo yung tinatawag na mga arc. So, kung halimbawang ito yung chord natin, itong part ng circumference na to ay tinatawag na arc. Arc din ang tawag dito sa part na to na nasa kabila. Okay? At itong mas maikli ay tinatawag na minor arc, while itong mas mahabang part ay tinatawag na major arc. At isa naman sa pinaka-importanteng konsepto na alam natin na yung tinatawag na tangent. And this line touches the circumference at exactly one point. So itong point na ito, nagtatouch yung red line dito. This is called a tangent line kasi it touches the circumference at exactly one point. So yung tangent came from the Italian word tangere, meaning to touch. Ang figure naman that is bounded by two radii and an included arc is called a sector. So, kung halimbawang ito yung radii natin mula sa point na to hanggang dito, and from this point to this point, meron tayong dalawang radii. So, radii is the plural form of radius. So, itong part na to, bounded by these two radii, at ito yung tinatawag na included arc, ito, ang tawag dito ay sector. So, kumbaga, kung kumakain tayo ng pizza at kumuha ka ng isang part, that's one of the sectors. Itong part na to na nasa kabila, sector din naman ang tawag dyan. So, depende na lang kung ano yung kailangan nating hanapin ng area kapag nagko-compute tayo ng mga worded problems. Ito namang central angle is an angle whose vertex lies at the center of the circle. So, kung mapapansin nyo, yung angle dito ay may measure na theta. Kadalasan ginagamit natin ay radian measure for this unit, for the unit of this angle sa mensuration. Pwede, pero pwede rin naman na degrees, syempre. Ngayon, kung mapapansin ninyo, itong central angle na to ay merong vertex angle na nandito sa center ng circle at ang kanyang dalawang sides ay yung dalawang radii ng circles. Kung kanina merong central angle, ngayon naman meron tayong tinatawag na inscribed angle. So, ang pagkakaiba nila, yung vertex ng central angle kasi, di ba, dito sa center. Pero this time, kung ang vertex ay nasa circle din or the circumference of the circle, then it's called inscribed angle. Inscribed kasi, kumbaga itong angle na to ay nasa loob ng circle. Now, ang sabi dito, yung nagiging sides niya ay yung chords ng circle. So, tama, itong line na to ay chord at itong line na to ay chord din. Sa concentric circles naman, these are circles of different radii but with common vertex. So in short, magkapatong itong dalawang circles na to at meron silang parehong center. Okay, so parang ripple effect sa water, di ba? So pwede kang gumawa pa ng ilang o maraming concentric circles gamit ang center A.
At ito naman yung mga madalas na ginagamit na formula sa pagsusolve ng mga problems involving circles sa mensuration. Ang circumference ay equal sa 2 pi r, o pwede rin naman na equal ito sa pi d. Kasi ang diameter, as we all know, is twice the radius. So kapag in-extend ko tong radius dito sa kabilang side, opposite or exactly opposite of this radius, diameter ang nabubuo. So yung formula pwede niyong gamitin yung pi d if the given is diameter. Ang area naman is pi r squared. Kapag kinukuha naman natin yung arc length, in this case ay itong s dito. Ito itong part na to, ang tawag diyan ay arc length. Para makuha daw natin yung length niyan sa circle, kailangan natin ay i-multiply yung radius sa central angle na theta. And take note, yung theta dito is a central angle in radian measure. So hindi nyo pwedeng gamitin basta-basta yung formula kung hindi naka-convert sa radian measure yung angle ninyo. And ito naman, yung P is equal to 2RS. Ang tinutukoy natin na P dito ay perimeter nitong ating sector. So ang pinag-uusapan natin dito ay sector. So these are the formulas for the sector. Ayan. So kung halimbawang ito yung sector natin at gusto nating makuha yung perimeter niyan, ang formula ay 2R plus S. Ibig sabihin, i-add mo lang itong dalawang radius dito kasi equal lang yan. Kaya twice the radius dito plus yung length ng S dito. So this is the perimeter of the sector. Dito naman, pag gusto mong kuhanin yung area ng sector, it's 1 half R squared theta. So R stands for the radius and theta is again a central angle in radian measure. Ngayon naman, subukan na natin mag-solve ng mga worded problems. The world record for the largest pizza ever made weighed 26,833 pounds and was 122 feet and 8 inches in diameter. This enormous pie was made in Norwood, South Africa on December 8, 1990. Now, we need to find the circumference of the pizza in inches. So, ito nasa picture sa left side. Yung nakuha kong litrato sa internet. Ano? So, kailangan nating hanapin yung circumference. At alam naman natin ang formula ng circumference ay equal lang sa 2 pi R. So, kung alam natin ang radius ng pizza na to, madali na lang nating isolve yan. Kaso, ang problema natin, okay, ang given ay in diameter. So, masosolve pa rin natin ba siya? Yes, kasi pwede naman yung alternative formula na pi d, meaning given yung diameter. Pero alam naman natin na hindi natin pwedeng isolve basta-basta yan na hindi pareho yung unit na nilalagay natin sa mga measures natin. So, dito, ang ibig sabihin ng itong symbol na to ay for feet and this is for inches. So 122 feet siya and inches. Ngayon, kailangan natin na final answer in inches. So ibig sabihin, i-convert muna natin yung 122 feet to inches. So para magawa 'yon, kailangan lang nating i-multiply yung feet, oops. Ayan. Sa okay, in 1 foot, ilang inches meron? Yes, there is 12 inches in 1 foot. So, mumultiply lang natin yan sa 12 inches divided by 1 foot para mas ma-cancel natin tong unit dito. And 122 times 12, the answer is 1,464. As we all know, in inches na siya. Pero syempre, hindi yan yung diameter ng given natin. So, the diameter now is equal to what? 122 plus 8 inches. So, ibig sabihin yung 122 na convert natin na 1,464. At i-add ko lang yan sa 8 inches. So, that the answer is 1,472 inches. Ayan, since meron na tayong diameter, pwede ko nang gamitin yung formula na C is equal to pi d. So, this is also equivalent to pi times 1,472 inches. Ayan. At syempre, ang final answer lang natin dyan, i-multiply ko lang tong pi tsaka 1,472. So, it's just 1,472 pi inches. Exact itong value na to. Pero kung gusto nyo naman na gawing decimal, pwede rin naman. Okay? So, kapag kinonvert natin ng decimal yung 1,472
pi, it's equivalent to what? This is also equivalent to 4,624.42 in two decimal places. Ayan. So, ibig sabihin, guys, ganyan yung circumference ng pizza. Napakalaki nga namang pizza niyan. Kasi imagine mo, yung palibot ay nasa 4,624 na inches. The difference between the circumference and the diameter of a circular bungle is 5 centimeters. So, kung hindi ako nagkakamali, yung bungle ay yung nilalagay sa wrist or ginagawang bracelet. So, ang difference daw ng circumference at diameter is 5 centimeters. And we need to find the radius of this bungle kung ito yung given. So, para hindi tayo mahirapan, let D be the diameter of the bungle. And C be the circumference of the bungle. So, dito sa information natin, the difference between circumference and diameter. So, syempre, mas mahaba yung circumference as the diameter. So, ang equation natin ay C minus D. Yan ang ating working equation. Ay, hindi pa pala. Kasi, equation lang siya pag naka-equate siya sa 5. So, C minus D is equal to 5 yung ating working equation. Kasi nga, ang difference daw ng circumference at diameter is 5. Now, paano natin malalaman yung radius niyan? At alam naman natin din na yung circumference ng circle ay 2 pi r. Bakit ko brinote out ito? Kasi nga, involved dito yung r at yung given na circumference. Kailangan natin ng value ng r. So, pwede nating i-rewrite yung c dito in terms of r at 2 pi r ngayon. Yung diameter naman natin is twice the radius as we mentioned in the previous slides. So, ibig sabihin, meron tayong pwedeng isulat na D dito in terms of R again. So, ibig sabihin, itong equation na to pwede nating i-transform into R or in terms of R. So, circumference is equal to 2 pi R minus the diameter which is twice the radius. This is equal to 5. Bakit naisip natin to? Kasi nga, kailangan nating hanapin yung value ng R. So, kung meron tayong equation kagaya nito, madali na lang hanapin yung R. At kung mapapansin ninyo, pag sinolve na natin yung R, so, let's solve for R. Notice that yung R dito ay pwede nating i-factor out, diba? Kasi common factor yung R. So, kung finactor out ko yung R, yung matitira dito ay 2 pi minus 2. Or, kung nalilito kayo dun sa sinabi ko na nagpa-factoring kayo, para lang kayong nag-a-add, let's say, dito ng 3x plus 2x. Diba ang ginagawa natin dyan? Ina-add natin itong 3 at saka 2 kaya nagiging 5 at kinakopy lang natin itong x kapag ka same terms. So, ganun lang din ang ginawa ko dito. Okay, 2 pi minus 2, ito yon 2 pi minus 2. Tapos, kinopya ko lang yung r kasi like terms sila. Anyway, kung naintindihan nyo na yan, naka-equate yan sa 5 at dahil dyan, ginawa ko yan kasi pwede nating i-divide both sides ngayon by, bakit nga ba 5 nilagay ko dyan? Pwede nating i-divide both sides by 2 pi minus 2. So, 2 pi minus 2 din dito. And this is now the value of R, 5 over 2 pi minus 2. Pero syempre, pwede natin kuhanin yung exact value na to using a calculator. And R is equal to 1.17 centimeters, ayun, in two decimal places. Tam wants to make a square-shaped figure from a circular wire of radius 64 centimeters. Determine the sides of a square. So, ito yung original na shape ng wire. Circular siya. At meron siyang radius na 64 centimeters. Ngayon, si Tam, plano niyang gawin nito na square shape figure. So, ito, itatransform niya into a square. Ayan. So, ang kailangan nating hanapin ngayon ay yung side ng square na to galing dito sa wire na to. So, let S be the side of the square or the measure of the side of the square. Now, ito yung S natin. Pero paano natin isosolve yan kung ang given lang sa atin ay yung radius nitong circle na to? Okay, alam naman natin na itong circle na to ay merong circumference. So, C here or the circumference is actually the length of the wire. Tama? At itong square na to meron siyang perimeter. At pwede nating sabihin dito na yung circumference at saka yung perimeter ng square
natin sa right side ay equal. Bakit sila equal? Kasi same wire lang yung gagamitin natin, kumbaga na-reshape lang siya. So yung length ng wire hindi nagbago. So the circumference is equal to the perimeter of the square. At ang formula para sa circumference ay 2 pi r. At kung saan magagamit natin yung radius dito na 64 centimeters. At kung ang s dito ay yung side ng square na to, therefore ang formula para sa perimeter nito ay 4s or 4 times the sides. 'Di ba? Ngayon, masosolve ba natin yung s dyan? Yes. Ang gagawin lang natin ay isolve natin yung s. Pero paano natin gagawin 'yon? All we need to do is to change the value of r here. So, para hindi tayo malilito, by symmetric property, interchange ko lang yung position natin. Gagawin ko lang 4s equals 2 pi r. Ayan. So, 4s is equal to 2 pi r, or the radius is 64 centimeters. Ayan. So, ngayon, ang mangyayari, mumultiply ko lang yung 64 sa 2 at sa pi. Pero para hindi na tayo mahirapan, ako, ang ginagawa ko dyan, pagka i-divide mo rin naman both sides later on, ako, ginagawa ko dyan, dinidivide ko na both sides agad by 4 para s na lang ang natitira dito. At ito, diretso ko ng input sa calculator. So, pagka ginamit natin yung calculator natin, anong magiging sagot? The answer will be 32 pi. At ang unit natin ay centimeters, so centimeters ito. At syempre, pwede natin gawing decimal ito. So, pwedeng gawing 100.53 centimeters. At ito ngayon ang side ng ating square. A circle is inscribed in a square. So, meron tayong square at naka-inscribe dito yung circle. So, pag sinabing naka-inscribe, syempre, nagtatouch itong circumference nitong circle natin dito sa mga sides ng square natin. At kung tutuusin, itong mga sides na to ng square ay nagiging tangent sa circle natin. Okay? At bakit ko nasabi yun? Kasi kung ang perimeter natin ay 80 units, possible ba na mahanap natin yung area ng circle? Yes, possible. Kasi kung mapapansin ninyo, pag nagguhit ako ng diameter dito sa circle natin, at dumadaan ito sa center, at pag nilet di ko to, possible na ang length nito ay di rin. Diba? Kasi parallel itong diameter na to dito. So, ibig sabihin, lahat ng sides ng square na yan, ay di rin. Okay? At ang formula ng perimeter, kung ang side ng square ay d, is 4 times the d or 4 times the sides of the square. Ngayon, anong gagawin natin? Kailangan nating hanapin yung area ng circle. At alam natin na ang area ng circle ay equal sa what? Pi r squared. Ngayon, kailangan natin ng radius. Possible na ba na mahanap natin yung radius? Yes. Kasi kapag ginamit ko tong equation na to or formula na to for the perimeter, which is 80, naka-equate yan sa 4d. And I can solve for the value of d here. To solve for the value of d, all I need to do is to divide both sides by 4. So that d is equal to 20 units. Ayan. At syempre, kung gusto nating hanapin yung area, kailangan natin ng radius. So kung yung d dito ay yung diameter din ng circle natin, then d is equal to 2r. At pag hinahanap natin yung r, the formula is just d divided by 2 because the radius is half the diameter. So the radius now is equal to 20 units divided by 2, and the radius is 10 units. At itong 10 units na to ang gagamitin natin ngayon dito sa formula para makuha yung area ng circle. So pi r, which is 10, then squared. 10 squared is 100, so the area is 100 pi squared units. This is the area of the circle. At syempre, yung 100 pi na yan, pwede naman natin i-convert again in decimal form. So, the answer could be 314.16 squared units in 2 decimal.
places. The area of the sector of a circle is 120 pi square units. If the radius of the circle is 12, find the radian measure of the central angle in terms of pi. So, ibig sabihin, meron tayo dito na circle. Ayan, at tong circle na to ay meron siyang central angle. So, ang central angle, ang vertex lagi ay yung center. So, eto yon. Actually, hindi natin alam. Pwede yung central angle ay itong mas maliit na to, or yung sector rather, ay itong mas maliit na to, o itong mas maluwang na to, ang sector. So, for now, sabihin natin ito yung ating central angle, and this is our sector. Okay? Yan ang assumption muna natin. Now, itong area ng sector na to, the area of the sector is given by 120 pi square units. Ayan. If the radius daw of the circle is 12, so if this is 12, then we need to find the radian measure of the central angle in terms of pi. Ah, okay. So, inahanap natin yung theta dito. Okay? At alam naman natin, pag involve ang sector, ang area ng ginagamit natin ay 1 half r squared theta. Na kung saan yung radius natin ay given naman, which is 12, at ang theta dito ang hinahanap. At syempre, yung area ng sector is given, which is 120 pi. So, madali na lang para sa atin na isolve yung missing part niyan. So, if area is 120 pi, and this is 1 half, and then r is 12, this is squared, this is theta. So, all we need to do now is to solve for theta. Solve for theta. So, dito, para mas madali na lang, pwede ko namang i-multiply both sides by 2. Ayan, multiply ko both sides by 2. So, yung 120 dyan, magiging 240 pi na dito. Ayan. And then, mawawala na into dito. And 12 squared, as we all know, is just equal to 144. So, this is 144 theta. Dividing both sides by 144 para makuha natin yung theta. And the answer in terms of pi will be what? Okay, pag sinabing in terms of pi, ibig sabihin, hindi na natin kailangan gawing decimal. Kumbaga, laging involve yung pi. So, ibig sabihin, pag kasinimplify natin yung 240 over 144, that is 5 over 3. So, theta is equal to 5 over 3 pi. Okay? So, ito na ngayon yung ating theta. At dahil pi yan at wala naman sinabing degrees to, pag ginamit natin ng formula to, na to, this is in terms of radians. So, ang unit natin ay rad or radian measure. Now, this is interesting kasi kung i-convert natin yung 5 pi over 3, this is equivalent to 300 degrees. So, ibig sabihin, guys, yung sector natin ay hindi talaga ito. Kumbaga, ang sector natin, itong mas malawak dito. Because this measures 300 degrees. So, ito pala yung sector na tinutukoy at hindi yung mas maliit na assumption natin kanina. So, ganyan natin i-check yung ating mga problems. The radii of the two concentric circles are 12 inches and 20 inches. So, pag sinabing concentric, these are two overlapping circles sharing a common center. So, kung ito yung center natin, itong unang circle na to ay may radius na, let's say, sabihin natin R sub S kasi siya yung smaller na circle. Tapos, ito namang isa ay merong radius na R sub B kasi siya yung mas malaki ang, ano tawag dito? Mas mahaba yung radius niya at mas malawak yung circle niya. Diba? Ngayon, ang hinahanap natin dito, yung area daw ng shaded region. So, the shaded region is the area outside the smaller circle. That is within the bigger circle. And now, to solve for the area of the shaded region, simple lang naman ang formula, diba? Para makuha natin itong shaded na to, kailangan lang nating i-less yung area ng smaller circle na to sa area ng bigger circle. So, the area of the shaded is just equal to area ng bigger circle minus the area of the smaller circle. At alam natin na ang formula para makuha natin yung area ng bigger circle ay pi r squared. Pero yung r na tinutukoy natin dito na bigger, yung r sub b.
And then minus the area of the smaller, which is also pi r squared. Pero yung r natin dito ay r sub s. At kung mapapansin nyo, para mas mapadali yung computation natin, pwede nyo i-factor out yung pi dito. So, pag finactor out natin yung pi dyan, ang formula ay r squared sub b minus r squared sub s. At pwede nyo maging default na formula na to pag involve yung mga area ng concentric circles. So, pwede nyo laging gamitin ito. Ngayon, pwede na nating i-substitute yung mga values. So, r squared sub b is equal to what? Ang sabi dito, 12 inches and 20 inches. Malamang, ito yung r sub b natin at ito naman yung r sub s. So, this is 20 squared minus 12 squared. And the answer is 256 pi. At dahil area ang pinag-uusapan natin dyan, naka-square yung unit natin. This is now the area of the shaded in terms of pi. At pag i-convert naman natin ng decimal, it's also equivalent to 804.25 inches squared into decimal places. A right triangle is inscribed in a semicircle. Now, this is an interesting property kasi kapag meron tayo naka-inscribe na right triangle sa isang semicircle, dito pumapasok yung Thales theorem. Okay? Anong ibig sabihin nun? Kapag meron tayong semicircle, pwede tayong mag-construct ng kahit anong right triangle inscribed in it. So, kung halimbawang gumamit ako ng point dito on the circumference of the semicircle, then two endpoints of the diameter in-inscribe ko dito. Ayan. Believe it or not, laging right triangle yan. Kahit nandito pa yung vertex ng interior angle dito, halimbawa ito, tsaka to, 90 degrees pa rin lagi yan. So, ibig sabihin, etong given na triangle dito na naka-inscribe sa semicircle at nandito yung dalawang endpoints niya, ito ay right triangle. At kailangan nating hanapin yung area of the shaded portion outside the triangle using the measures below. So, ang tinutukoy dito yung kulay orange na shaded region. At syempre, para makuha natin yung area ng shaded region na yan, area ng shaded, kailangan lang nating isubtract yung area ng triangle sa area ng semicircle. So, area ng semicircle minus the area of the triangle. At ano naman ang formula para sa area ng semicircle? Semicircle is just half the circle. So, kung ang area ng circle ay pi r squared in general, then, ito ay pi r squared divided by 2 pag area ng semicircle naman. At minus, well, ang daming formula para sa area ng triangle. But if you notice, this is a right triangle. So, ibig sabihin, pag sabihin natin tinayo ko tong triangle na to, like this one, ayan, ito yung 11 centimeters and 18 centimeters ito. Ayan, sana na-imagine nyo, no? Yung hypotenuse, nandito siya. Ayan, nasa baba. So, ito yung right triangle natin. Itinayo ko lang siya. So, we have the base and the altitude. So, pwede nating formula na gamitin sa triangle ay yung 1/2 base times height. Ngayon, anong gagawin natin? Kailangan lang nating hanapin yung radius. Kasi meron na tayong base and height for the area of the triangle. So, yung radius na lang kailangan natin. Kaso, paano natin makukuha yung radius? Eh, walang radius yung semicircle dito, di ba? Pero alam natin na yung length mula dito hanggang dito ay yung diameter. Tama? At itong diameter na to ay ang nagsisilbing hypotenuse din para sa ating right triangle. So, ibig sabihin, kung ang radius dito ay r, ayan, yung length nitong buo na to, na diretso na to, ay 2r naman. Ayan. At pag ginamit natin yung Pythagorean theorem, gamit ang triangle na to, remember, ito yung 2r, ayan. So, ang formula para sa Pythagorean theorem pag nawawala ang hypotenuse ay what? It's 2r equals square root of 18 squared plus 11 squared. O, diba ganyan yung formula natin? Ito yung length ng hypotenuse. At ito yung formula. In-square lang natin yung dalawang legs. At saka natin kinuha yung square root.
dahil hypotenuse nga ang nawawala. At syempre, para makompute natin ng diretso yan, pwede naman na divide nyo na kaagad sa 2 yan para makuha yung radius. So, the answer there, square root of 445 over 2. At dahil dyan, masosolve na natin ngayon yung ating shaded region. Bakit? Kasi, hindi ko napalitan ng kulay. Kasi, meron na tayong radius. So, ito yun. Ito yung ginahanap natin. So, A is equal to this one. Pi, the radius is square root of 445 over 2. Squared yan. Divided by 2. Minus, ito yung main operation natin. 1/2 base times height. Ang base ng triangle ay 11. Ang height niya or yung altitude niya ay 18. So, this is times 18. So, pag ginamit natin yung calculator natin, the answer will be 75.75, anong unit natin? Centimeter. So, cm squared. Sa mga hindi scientific yung calculator, pwedeng square nyo muna itong square root of 445 divided by 2, multiply sa pi, and then divide sa 2. So, meron kayong makukuha ang value dito, di ba? And then, 11 times 18 divided by 2, ima-minus nyo lang sila. Yan. So, ganyan lang. Pero kung may scientific naman yung calculator nyo, pwede nyo i-directang i-input ito sa mga calculus nyo. And that's all for this video. Kung gusto nyo pa ng ibang lessons sa plane and solid mensuration, please hit that like and subscribe button. Maraming salamat sa pakikinig and see you in the next video!